Bumuo ang ilang mga institusyon sa akademya o mga universidad ng database ng mga napatay sa mga operasyon kontra droga mula July 2016 hanggang katapusan ng 2018. Sa kanilang datos, mahigit 7,000 na ang napatay, mas marami kaysa sa tala ng gobyerno. Inalmahan naman ito ng PNP. May report si Chino Gaston. Mahigit 7,000 drug-related killings sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte ang naitala ng The Drug Archive, isang academic-led database na binuo ng pagtutulungan ng School of Governance ng Ateneo de Manila University, De La Salle University at University of the Philippines. Ang datos ng proyekto ibinatay sa media reports mula July 1, 2016 hanggang sa katapusan ng 2018. Ang Ateneo Human Rights Center na nagbabantay din sa drug war, sinabing importante magkaroon ng tamang bilang ng mga namamatay sa drug war. Ang objective ng Ateneo School of Government dito sa pagkaroon ng ganitong research ay magkaroon ng isang evidence-based source kung ilan na nga ba ang killing sa ngayon. So, wala, habang nag-uusap tayo, wala kasing meron pang record talaga nung lahat ng records ng PNP. Mas mataas ang bilang ng drug archive kung ikukumpara sa sariling datos ng pamahalaan na nasa mahigit 5,000 drug personality ang napatay sa mga anti-drug operation mula July 2016 hanggang nitong Pebrero. Inalmahan ni PNP Chief Police General Oscar Albayalde ang pag-aaral. Pinalalabas daw kasi nitong palaging may pinapatay na drug suspect tuwing may anti-drug operations. Ang nailalabas kasi sa ating mga tao na it's as if every time na may operation, namamatay yung mga ano. It's not true. It's because these are only around 2-3% compared to those that were arrested. Thousands of people that were arrested because of our campaign against illegal drugs. Bukas naman daw ang PNP sa mga rekomendasyon ng academic community para mapaganda ang intelligence at strategy ng pulisya. Patuloy rin daw ang internal cleansing ng PNP para tanggalin ang mga pasaway at tiwaling mga pulis. Ang palasyo naman, sinabing kung totoo man ang data mula sa drug archive, patunay daw ito na hindi totoo ang sinasabi ng mga kritiko. If that report is true, it only means something. It only means na hindi totoo yung mga sinasabi ng opposition and other agencies sa Amerika o kahit ano pa, 20,000, yung pala 7,000 lang. Chino Gaston, GMA News.